Pak. Oh, ayo anakku. Tidak ada maksud Pak. Maksud Pak. Dari kesatunya yang menentangkan dalam panggilan sebagai keputusan ng ating mga ninyo, iginagawad sa iyo, Ayesa, anak ni Markala, ang sukdulang kaparusahan na pinahihintulutan sa batas ng sakit. Paano magkita tayo, Kuma? Magkita tayo sa kanlurang bahagi ng Kakahuyan, sa may Bukana. Tatalik ko doon ang anak ko. Sige na, magkita tayo doon. Tatalik ko ang iyong anak. Magpalit ka ng anyo. Bakit? Dahil merong kailangan gawin si Janus na sigurado ako makakapagbigay sa kanya ng bagong karangalan bilang pinakamagaling na pati sa buong Saladin. Ano yun, Ina? Tatakipin mo ang isa pang anak ni Markadan, si Eloida. Si Sabina, nasaan na kaya siya ngayon? Adahan na bumalik ka na. Dalian mo na. Adana? Sino ka? Ako si John, ang magiting na pati ng Saladin. Ipagpaumanin mo. Ultima Tata! Bini, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka na makakatapos. Salok ng Saladin. Yun ang akala mo. Sarong ako ay kuma! Ginagawa mo rito. Pinagmamasdan ko ang Bihag. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit siya nandito? Kung bakit niyo siya iniwan dito? Oo. Para magsilbing aral sa lahat. Lalo na sa isang babaeng katulad mo.
matapos nito? Saan niyo siya dadalhin? At bakit mo natanong? Nakawa ka rito? Gusto mo siyang tulungan? O baka naman gusto mong sapitin ang sinapit niya? Umalis ka na, babae! Bago ko pa isumbong sa mga patirang pagkaawa mo sa babaeng yan. Umalis ka na! Hindi ko pwedeng iwan ang inay. Pero hindi ko rin sila kayang labanan lahat. Masala magiging mahirap iligtas ang inay kung ngayon ako kikilos. Ano pang hinihintay mo? Alis na! Babalikan kita, inay. Isinusumpa ko, babalikan kita. Erastus. Nadalas ako at nabigok yung ulo ko eh. Kaya mo bang tumayo? Kailangan mo magdala sa pagamutan. Hindi na. Pero... iuwi mo na lang ako sa amin. Sigurado ka? Parkas, ikaw pala. Nag-iisa ka yata. Hindi mo kasama ang kaibigan mo si Juno. Ikaw rin, ngayon lang din kita nakitang mag-isa at hindi mo kasama ang kaibigan mo si Ebrio. Iiyak ka ba? Ha? Hindi. Malungkot ka. Paano mo nalaman? Nakikita ko sa iyong mga mata. Baka pwede akong makatulong. Ganyan ba ginagawa mo sa mga babaeng nalulungkot? Hindi lahat. Yun lang gusto ko. Halika, ipapakita ko sa iyo. Father Bibin. Ikaw. Ikaw ang anak ni Ayesa. Sinasabi ko na nga ba? Padre Divin, nagmamakawa po ako sa inyo. Mawa po kayo sa akin. Sumama ka sa akin. Anong ipapakita mo sa akin? Manood ka.
Ang ganda naman. Maraming salamat at napasaya mo ko. Pater Divine, saan niya po ako dadalhin? Sa isang pahingahan sa gilid ng Kakahuyan. Akala ko po'y... Ano? Nadadalhin kita sa Arkapol para isuplong sa mga pater? Sapat na na may isang naparusahan ni Rastus. Ang ibig niyo pong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi kita isusuplong kanino man. Mananatiling lihim ang iyong relasyon kay Ayesa. Walang ibang makakalam kung hindi tayong dalawa. Pater Divine, hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo. May naisip akong paraan, Erastus. At yun ang dahilan kung bakit kita dinala dito. Kapag nadakip ni Juno sa Eloida, lalong madaragdagan ang karangalan ni Janus sa paningin ng mga pater. At hindi maglalaon, matutupad na din ang matagal ko ng minimiting pangarap. Ang pamamuan ni Juno ang buong saladin. Halika, pasok ka. Juno? Anong nangyari sa'yo? Ina? And then, no? Si Adana. Pinagtaksila na naman ako ni Adana. Magpapahit siya. Ito ang lihim kong pahingahan ni Rastus. Dito ako pumupunta. Malayo sa Arkapol para magpahinga, mapag-isa, mag-isip at gumawa ang kung ano-anong mga sanglago. Hindi po ito alam ng ibang mga pater? Lihim ito. Katulad rin ng lihim na tinatago mo. Ngayon, ano ang nangyari sa pinag-uutos ko sa'yo? Nanlaban ng anak ni Markadan, ina. Talagang lalaban si Eloida. Pero ina, hindi ko inaasahan na ganun kalakas ang kapangyarihan niya. Pinasabog niya ang mahigang pinakawalan ko. Nakatakas siya at napuruan ako, ina. Hindi pa rin kumukupas ang kaalaman niya sa paggamit ng mahika. Dahil hindi siya ordinaryong salamangka, ina. Hindi na bale. Meron pang ibang pagkakataon. Sigurado naman ako na hindi ka agad aalis ng saladin si Eloida hanggat hindi niya natatagpuan ang kanyang hinahanap. At ako ang susi sa kanyang hinahanap. Anong hinahanap niya? Hindi mo na kailangan malaman. Ngayon, ang dapat mong gawin ay magpahinga ka at magpalakas. Kailangan makabalik ka agad sa Arkapol dahil hindi nila kailangang hanapin si Janus. Siya nga pala, ina. Asan ang babaeng tumulong sa akin? Pinaalis ko na. Ha? Huh? Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Hindi na kailangan. Sige na, pumunta ka na sa iyong silid at magpahinga.
Nasaan na kaya si Aling Eloida? Kailangan ko siyang makita. Siyang makakatulong sa akin kung paano itatakas si Inay. Bakit niyo po ako sinama dito? Erastus, nais kitang turuan. Naalala mo, nung ikay bata pa, pinagmasdan na kita. Mula sa malayo, lihim kitang pinantayan. Na makapasok ka sa Arkapol, minimalan kita. Pinantayan. At doon pa lang, may kutob na akong ikaw ang anak ni Garam at ni Ayesa. At tama ang hinala ko. Erastus, may kakaiba kang kapangyarihan. Katulad ka rin ng mga magulang mo. May potensyal kang maging isang makapangyarihang salamangka. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Napaka-pamilyar mo kasi sa akin eh. Parang nagkasama na tayo dati. Sa tingin mo, sa pamamagitan niyan, mawawala ang galit ko sa'yo? Hindi naman. Ano nga pala pangalan mo? Bakit mo tinatanong? Wala, gusto ko lang makipagkaibigan. Alam mo, wala akong oras makipagkaibigan sa lampang katulad mo. Diyan ka na nga. Ako po? Isang makapangyarihang salamangka? Oo, Erastus. At kaya kita dinala dito dahil nais kong gabayan ang iyong pagkatao. Ang paghubog ng iyong pagkatao para makasigurado tayong lumabas ang potensyal ng mahika na nasa loob mo. Pater Divine, bakit niyo po ginagawa ito? Dahil nais kong palayain mo ang iyong ina sa tamang panahon. Iyakin mo lamang na maayos yung mga balak mo, Adana. Dahil kung hindi... Hindi kita bibiguin. Ipinapangako ko yan sa'yo. Dapat lang. Dahil sinakripisyo ko na ang dapat sana'y kamatayan ni Balkan alang-alang sa karangalan ng iyong anak. Pag si Juno na ang pinuno ng Saladin, mag-isa sa katuparan mo lahat ng balak mo. At si Balkan, masasaksihan niyang lahat ng pagbabago. Masakit yun para sa isang pinuno. Mas masakit kaysa kamatayan. Bakit nais niyo po makatakas ang aking ina? Hindi po ba kayo naniniwalang siya ay isang salot? Na siya ay may dalang panganib sa Saladin gaya na ibibintang sa kanya ng ibang mga pater? Erastus, hindi ako naniniwalang masamang salamang kasi Ayesa. Sa katunayan, inisita ko siya
kung siya'y nakakulong pa sa ilang rana. Gawang kasalanan ang kanyang amang si Markadan sa mga tao ng Saladin. Pero kailanman, hindi dapat anihin ng anak ang mga kasalanan ng tatay. Gayon din, ikaw, hindi mo dapat anihin ang anumang kasalanan ng iyong mga ninuno. Eh bakit hindi niyo po sabihin sa mga pater nang hindi po nila pinarusahan ang nanay ko? Sabihin ko man sa kanila, hindi sila makikinig sa akin. Kaya't eto, gumagawa tayo ng lihim na paraan para mangyari ang dapat mangyari. Pater Bibin, kailan po ko mag-uumpisa mag-ensayo ng mahika? Sa lalong madaling panahon, Erastus. Sa lalong madaling panahon. Britney! Dito. Taga rito ako sa Saladin. Ikaw, paano ka napunta rito? Sinong nagdala sa'yo mula sa mundo ng mga mortal? Si Argo ang mahal ko. Mula noon hanggang ngayon. Si Argo ang nais kong pakasalan at makasama habang buhay. Kailangan makita kami ulit ni Adana. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha sa kanyang anak ko. Ikaw ang malaking pagkakamali sa buhay ko. Hindi kita maintindihan. Ebreo! Iyak, may nagtatangka na naman na patakasin siya. Hindi maaari yan. Tahan niyo ang iting lalawa at alamin kung sino ang gumagambala. Hindi ko mapigilan ang kapangyarihan ko. Palayain mo ako! Paano kita papalayain? Bahay ka.